House. Ayun, si Phoebe excited. Ay, every week nandito rin siya kasi naabangan niya yung mga effects. Correct. And one of the events, the big event this week was ang Thanksgiving party at victory party ng Kimidora. Ito, panoorin natin. Okay. Oo nga. Please say hi to all our viewers online. Hello sa inyo lahat. Okay. You know what, guys? Daw siya, guys. Oh, no, sorry. Because this is technically his first interview. Well, right after being online, evicted. As soon as ma-evict, reserve na kagad. Lunes pa lang! Kinex ko si Krista. Krista, I want Tom and Alec tomorrow. Sinabi ko sa kanya. Okay, eto na. Let's talk about your experience sa bahay ni Kuya. Sige po. Ikaw ang latest evictee. In-expect mo bang ikaw ang ma-eliminate last night? Ako po, I was just thinking positive, pero no expectations po. Parang hindi masakit. Pero yun, syempre, I was hoping po na kasama sana ako sa Big Four. Kaso, yun. We saw that eh. We saw that on television. Nakita namin yung reaction sa face mo that parang medyo na-disappoint ka na ikaw yung na-out. True? Slight po. Kasi syempre, ano po, nagpipray po talaga ako na makaabot po sa Big Four. Pero tumagal ka sa bahay ni Kuya. So lalo ko naisip na parang double whammy yung nangyari kagabi, yung episode. Because last night was the night we saw na yung parang nagkaroon ka ng problems with the challenge. So you badly needed to win that to have a sure slot. Pero you lost the challenge. Tapos ikaw pa yung na-out. So it felt like really parang double dagger. Talaga, parang actually ngayon lang po nagsisink yun sa akin na yan. Nawala sayang, na talaga. Sayang, parang sayang ganun. Okay. Pero yun, life goes on. What talaga. Was the first thing you did after leaving the PBB house? Actually, kasi hindi pa ako nakakabalik sa province. So, dito pa lang. Tapos, kausap po pa lang mami ko. And yun po, parang nag-a-adjust pa po sa reality. Where's your hometown? Santa Cruz po, Laguna. Ah, malapit lang. Malapit lang. Okay. Napansin ko, Alec, parang nagkaroon ng dalawang instance na parang ikaw yung medyo parang physically, parang mahirap, medyo hirap ka sa physical challenges. Okay. I saw that yung flag racing. Tama ba ako? And then yung holding the crate, the inclined plane, yung last night lang. Medyo tama ako. Tama ba yung basa ko? Medyo, doon sa mga physical challenges, medyo hindi ka doon kasing level at the others. Ano po, parang kinakaya ko naman po yung mga sakit po sa arms and hands. Ang hindi ko po kinakaya is yung pag dumadating na po yung parang nahihilo ko. Like parang nabibingi ako and parang nahihilo ko. Hiluhin ka? Slight po. Pag dumadating ko? Vertigo, probably. Uh-oh. Pero since you were a kid, ganun ka na. Dito ko lang, dito, sa PBB, sa bahay ni Kuya lumabas. Sa PBB lang po kasi ang nagkaroon ng, ganong problem. Parang dun lang po, first time ko talaga po na kinolaps. Were you into sports before? Kasi parang nagka-operation ako before, so parang bawal akong mag-sports talaga. Ano yung operation? Parang synovitis po. What is dito that? Sa parang joint. What is that? Okay, so hindi talaga pwedeng mag-physical last year lang po ako na-clear medically. Okay. Buti naman hindi ka hinimatay sa bahay ni Kuya. Okay, ito. No, muntik na nga eh. Muntik na. Pero buti na lang hindi, diba? Correct. Okay, ito. You're always perceived na ikaw yung walang kinakampihan sa mga housemates. I when agree. It comes to issues sa loob ng bahay. Parang siya yung pero, nasa sa parang nagkaroon ng confrontation, tapos neutral siya. Okay. Pero sa totoo lang, like inside, let's say hindi ka vocal na may kinakampihan ka. Pero now that you're out of the house, pwede mo nang aminin, may kinainisan ka ba sa kanina? Of course, lahat naman po kami. Parang may mga times po, may situation na parang boiling point. Parang, hindi naman boiling point. Parang lang, there are times na parang hindi mo gusto yung reaction na isang tao sa situation. Right. Pero ako po kasi, parang I always look na lang po sa positive traits po ng ibang housemates. Kaya parang hindi ko na po napapansin. Hindi po ako nagpapadala dun sa mga sitwasyon. Nakakabagot ba sa loob? Enjoy po, pero diba, may parang bagot factor, parang po. Palabasin niyo naman ako, gusto mo nang mag-ano. Kung meron isang experience sa loob ng bahay ni Kuya na hindi mo talaga nagustuhan, ano yun? Pari yun nga, sinabi mo may mga times talaga na hindi mo nagustuhan yung mga ginawa ng ibang tao. Ano yung pinaka tumatak sa isip mo na parang ayok, hindi ko gusto yung ginawa mo? Pinaka awkward po was nung may case kami. Yeah. Nung nagsampa po kami ng kaso. Pero at the end of the day naman po, masaya rin ako na nangyari po yun kasi at least mas nagkaintindihan po yung mga housemates. Okay.
ano naman naging reaction mo sa pag-girl sa'yo ni Kit saying that you're playing safe dahil wala kang kinakampihan? Seriously? Kasi nung time po na yun, kasi si Kit po talaga when it comes po sa ganun, sa mga parang debate style, ganun po talaga siya. So parang, si Kit, no? Grabe. So parang I was expecting po na ano gaganunin niya talaga kami. So wala lang, parang sinabi ko lang po kung ano yung nararamdaman ko talaga. And yun, mukhang naiintindihan naman, nagkaintindihan naman po.